Hello guys, welcome back to my channel. Ayan, may bunga na yung aking mung bean. Diba, ang bilis niya lang, like a month lang may bunga na siya kaagad. Tapos ayan, diba? Tapos yung pigeon pea doon, nilipat ko muna dito kasi parang gusto kong matabunan ng konti ito, kasi nasusunog yung mga dahon sa sobrang init. Pero ngayon katatapos ng umulan, pero pag uminit sobrang init naman. So ayan na siya, ito na yung aking gumamela na aking trinim. Tapos ito, merong nang tumubo. Gustong gusto ko yung ganyan, may mga sanga-sanga. Yes, ayun din na isa doon. Tapos dito, ayan siya. Mga diba? Nang cute lang. Tapos yung passion fruit ko dito, ayan na siya. Makakarating na siya sa trellis. Ayan. So yan yung yellow passion fruit. Tapos ito yung bago kong tanim, purple yan. Purple ang kanyang balat. And then yung sili ko dito, may bunga na siya. Ang cute ng kanyang bunga. So ito parang matangkad na naman. Parang gusto ko na naman siyang putulin na hanggang dyan lang para ma-maintain niya yung kanyang mababa lang na height. And then nilagyan ko dito ng kamatis. Dito galing yung pigeon ping nilipat ko doon. Pinalitan ko ng kamatis. And then yung dito, ayan, may bunga na rin to. Kaya natutuwa naman ako kasi ito na naman yung fruit of my labor. Ayan, mayroong sitaw. Kahit pa isa-isa lang yan. Ay, naku. Mayroong uod. Mayroong hikit na angkatin yan. Kaya ayan, minsan palagi akong nangangati dahil dyan sa mga ganyan na nakahawakan ko. Natatouch ko yun. Super katin yan. And then dito naman, mayroong dito mga apid siguro. Kasi mayroong mga lamgam. Oh yeah, ayun sa taas, maraming aphids. May bunga na rin yung mga ano ko dito, bagyo beans ba to? Ayun oh. Matigas na nga to. Tapos nagkulubot na yung dahon. Pero kunin ko to. Pwede na tong panglagay sa pansit. Chupsi. Tapos ito rin, ayun oh. May bunga rin yun, kahit hindi ganun ka lalaki, pero at least may bunga, diba? Pwede ko na tong i-harvest. Tapos, ayun pa. Oh my god, mataas. Tapos, may isa din dito pang passion fruit. Ito sitaw pa rin to. Tapos, yan, passion fruit. Ito si Guerrillas na mumulaklak na rin. Ayan, oh. Ayan. Kahit parang off-season na siya, pero okay pa rin. Namumulaklak pa rin. And then, dyan sa kabila. Hold on. Pupunta ako sa kabila kasi ang daming bunga ng aking pigeon pigeon. Tapos parang nasisira nga dahil sa lakas ng ulan. Parang tumutumba na siya. So ayan na yung nangyari sa aking pigeon pea. Kasi parang ang bigat niya na nung umulan. Parang siyang ayun, dumapa na dyan. Wala na sa gitna. Dapat look super. Ang dami-daming bunga niyan. Ito nga, parang pwede na pang harvestable na to. Yes, meron na palang mga harvestable dito. Ito rin, mga ganyan harvestable na yan. Kaya so busy ako ngayon. Wala ako tayong mag-harvest niyan. Ang dami-dami kong ginagawa. So ayan na siya. And then yan, na-trim ko na din yan na itong langka. Ayan na. Sana magbunga na siya. Well, nagbubunga na yan, kaya lang hindi niya yata season ngayon. Kaya ayan. Pero trinim ko kasi para makahinga-hinga naman siya. And then, yung isa pa ditong pigeon pea. Ayan o.
Look at that. Super dami-daming bunga. Kaya parang ang bigat niya. Kaya dumapa na siya dito sa side na to. Ang gana na dito sa kabila. Matapos na dito si kuya doon magtanim. Ayan. Oh, diba? Ayan siya. Oh, ganda na. Buhay na yung mga kamote niya. Ilang araw na din yan. 1 week na siguro yan mula nung pagkatanim. Kaya ayan, ang ganda. Ando yun, hanggang doon yan. Kaya malinis na dito sa tabi na yung lote. Tapos ito lang, kasi parang agriculture si kuya. Talagang nagtatanim siya, kaya sinabihan niya ako, tanggalin na daw yung mga ganyan na banana. Kasi may sakit daw yan. Hindi na daw yan bubunga. Pati daw yung mga babies dyan. Lahat na galing din sa may sakit. Lahat daw yan may sakit. Hindi na mapapakinabangan. Lalaki pa rin. Pero pag lumaki, parang malalanta rin sila. Kaya kapag hindi na ako busy, ay puputulon ko na yung mga banana na yan. Pinutol ko na nga yung iba eh. Tapos dito kahapon, linis ko to kahapon ng konti. Ayan, para makahinga naman yung kamote, oh. Tapos dun sa dati kong nilinisan, ayan. Tataas na naman ng mga damo. Hindi ko kasi masyado maasikaso kasi ang dami kong ginagawa ngayon. Look, oh. Diba? Ang ganda-ganda na. Tapos doon, hanggang doon. Tapos pataas. Ay, naku. Ayun, oh. Ang dami na namang manok. Kawawa naman. Sinisira yung mga tanim niya ng mga manok. Eh. Tapos, meron ako ditong tinanim na. Ayun, oh. Tumubo na rin yung lima beans. So, bigay ito ni kuyang nagtatanim dyan. So, binigyan niya ako nito. Kasi bango daw to. Meron ako nito dati, pero yung native lang. Ayun, yung nandun sa yung nakagapang lang dyan sa puno. Dati marami akong ganyan, namatay na. So, ang bilis niya lang mabuhay. Ayan, ah. Magtanim ako dito ng ilang piraso, 4 na piraso yata yan. Pero kahit isa lang nga, dumadami sila ng bonggang-bongga. So dito ko na lang siya papagapangin sa ganito. Dati kasi hindi dito makapagapang kasi super tataas ng damo dyan. So ngayon na malinis na, pwede nang pagapangan. Oh, ayan. So yun lang yung update so far. Tapos ito, super laguna. Parang gusto ko siyang putulin kasi bihira naman siyang mamunga. Pero ang bilis lumaki yung mga ugat niya. Ayan, pinutol ko na nga yung ibang ugat niya kasi super lalaki ng ugat. Oh. Ayan. Tapos ang haba pa naman ang nararating. Yung mga ugat niya ng kamansi. Ito nga, pinutol ko. Kasi ang haba hanggang doon na yan sa may langka doon. So parang gusto ko na siyang putulin para maarawan itong aking pinya at nang mamunga na kasi ayan, magto 2 years old na to. Pero wala pa man lang bunga. Pero ang laki na, oh. O diba? Can you imagine that? Yung galing nilang yan sa crown ng napitas na pinya. Tapos tinanim ko dyan. Ay, ganyan na siya kalaki. Tapos, ayan. Meron na naman nalaglag na nyog. So, ayan. Buti na lang. Meron pang ganito. Na natira kahit pa paano. Natabunan lang to ng ano. Ng mga damo. Pero dati punong-puno ng kamote. Ganyan. Wala na. Kaya ito. Meron pa namang mga ganito. Paparamihin ko na lang to. Tapos ayan yung aking lemongrass dyan na super lago. Tapos meron ako ditong tinanim na singkamas. Ayan, ang buhay na rin yung tinanim kong singkamas dito. Ayan, oh. Yung mga ganyan.
Ayan, asing kamas yan. So, ito nga yung saging dito. May pinutol na ako dito ng dalawang saging. Ayan. Kasi nga, parang nabibiyak yung, yung katawan niya. So, kapag maliit pa ganyan naman, parang maganda naman tingnan. Pero kapag lumalaki siya, nagiging ganun na, natutuyo yung kanyang katawan. Kaya, kailangan daw yan patayin na lahat. Tapos kukuha sa walang sakit na halaman. Na banana. Kaso hindi ko alam saan ako manghihingi. Kasi yan dati na yan dito ang nakatanim. And then here, super Laguna yung ano dito. Nung natanggalan ko ng mga damo, ayan na. Super Laguna yung aking mga gabi dito. Oh. Super dami na. Look at that. So parang ang dami ng mga maliliit yun na kailangan tanggalin. Pero wala pa kasi akong time. There. Diba, nakakatuwa na naging buhay na naman yung aking food forest dito. It's there. Ayan din, mga buhay na yun. Kailangan ko na naman nga yung damuhan. So, ayan. Nung natanggalan ng mga damo, mayroon tumutubo ulit na mga kamote dito. Ito. Tumubo lang siya. Kasi dati dito may kamote. Puno ito ng kamote hanggang doon sa baba. Tapos nawala na lang. Tapos ito. Kinakain ko to. Ang tamis. Para siyang cherry tomato na mas matamis pa kaysa cherry tomato. Yung ganito, oh. So I like this very much. Parang ganyan lang siya pero super tamis. Parang aratilis. Sarap. Ayan, oh, ang daming hinog. Damo lang to. Hindi na to tinatanim. Excuse tong tumutubo pero nahayaan ko lang siya kasi sarap naman. There. Ayan na. Umuulan na naman. Ayun na. Ang dami ditong lilinisin na naman. Nalinis ko na to. Kaya lang. After a month, ganyan na naman siya. Dito oh. Hindi nabuhay yung mga pagtinanim ko dyan na pigeon pea. Isa lang nabuhay. Yan lang. Meron ako ditong tinanim na sile. And then, ito. Pabago ko lang tong transplant kahapon. Kamatis. Yung kamatis ko dito namumulaklak na. Pero hindi ko alam bakit ito nasusunog rin. Sa sobrang init siguro. Tapos ito ang maraming bulaklak itong aking guyaban. So yan na ulit. Gumanda-ganda na ulit. Hindi na talaga as in gubat na ewan kong. So yan na siya ulit. Ito paano nakikita na ulit yung border. Ayan. So, ayan. Bigla na namang uminit. After na. Napakalakas na ulan. Ayan na naman yung init. So, diba? Ito ang taba ng dahon ng munggo.